Hello mga sir, sa new episode ng ating vlog, mag-check tayo ng transmission gear. O ipapakita ko sa inyo kung paano i-mini-maintain o chine-check ang ating transmission gear sa scooter. Itong transmission gear mga sir is matatagpuan lang sa mga scooter na motorsiklo. So napakahalaga ng ating transmission gear o yung pinaglalagyan ng gear oil mga sir, no? So karamihan mga sir o kadalasan sa mga scooter, hindi natin na-check o hindi natin namamalayan na nauubusan na pala tayo ng langis o oil dito sa loob ng transmission gear natin, no? Unlike sa engine oil, meron pang check o dipstick para malaman natin kung meron pa tayong natitirang langis. Okay mga sir, no? Nabuksan na natin yung crankcase natin. Papakita ko sa inyo kung paano siya machi-check or paano malalaman para maiwasan natin yung pagtagas ng gear oil natin mga sir o pagkasira ng transmission gearings natin. Bali dito yan mga sir, no? Sa loob niyan mga sir is meron siyang mga gearings. So para malocate natin tong transmission natin, kailangan tanggalin natin tong torque drive tsaka bell. Kuha tayo ng sapin mga sir, mainit. Kagaling lang kasi nito mga sir sa biyahe, kaya medyo mainit pa. So yan, natanggal na natin yung torque drive natin. Okay mga sir, natanggal na natin yung female torque drive natin. So
babaklasin natin yan mga sir, isa-isa. Ito may mga ano siya, 8mm nut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sa Miu Soul I-115 tsaka S40 halos parehas mga sir. Dito binabaklas yung gearings niya para mabuksan mo. Para naman mga sir sa Soul 125 tsaka Miu I-125 Aerox and Max, bali yung gearings niya pag nag-open ka nandito sa kabila, nandito yan, so nakabukod na mga sir, no. Ito kasi sa Sporty tsaka sa mga Soul, nandito yung gearings niya sa loob. Yung para sa Miu I-125, Soul I-125 tsaka Aerox and Max na rin yata mga sir, no, nandito na yung gearings niya, nasa kabila, mas malapad, nandito sa loob. So karamihan dito binubuksan. So ang gagawin natin dito mga sir, i-drain muna natin yung gear oil niya mga sir, no. Tatanggalin muna natin. Ito yung mga sir. So pag mapapalit pala kayo nito mga sir, every 8,000 km advisable ko ng transmission oil o gear oil. So ayan mga sir, buksan natin isa-isa. Tanggal na natin yung 8mm nut niya mga sir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ito na siya. Ituturo ko sa inyo mga sir yung way paano malaman kung nagbabawas ba tayo ng gear oil. Itong kulay brown na to, ito yung oil seal ng bearing, ng primary. Ito yung tiyatawag na primary mga sir, no. Pag iyan, tumatagas yung langis dyan mga sir, pag naglinis kayo ng panggilid. Ayan, kung makikita nyo, basta tumatagas siya, may tumatagas na oil dyan mga sir, ibig sabihin niya, indication niya na nagbabawas kayo ng transmission oil o yung gear oil. So isa yung way dyan mga sir, no. So baklasin muna natin to para may pakita ako lang sa inyo. Okay, yan mga sir. Yan yung pinakang isang buong transmission natin. Pagbukas nyo nya ng yung pinakang transmission, merong gasket yan ito. Nakatulong to sa para hindi tumagas yung langis mga sir, no. Okay mga sir, ito meron siyang bearing dito mga sir yan. Pag nagbukas kayo nito, i-check nyo lang siya kung umiingay mga sir, no. Kagaya ng pinapaikot ko, medyo tahimik siya. Ibig sabihin okay yung bearing ko. Pangalawa, ito mga sir. Ito. Kung mapapansin nyo rito mga sir, meron siyang oil seal. Ayan. May oil seal yan dyan mga sir. Yung kabila nyan, yung likod nyan, ito na yan mga sir. No? Dito na yan, sa huli yan nating gulong. Pag ito tumagas mga sir yan, pag binuksan nyo yung hulihan na gulong sa kabila, yung pinaglalagyan niya ng brake shoe, at nakita nyo ron may tumatagas na langis, dito yan ang gagaling mga sir. Yung oil seal nyan, so dyan din ang pwedeng cause, pwedeng mag dahilan kung bakit nagbabawas tayo ng langis sa gear oil. So dito naman mga sir, bihira naman tayo tumagas yung gear oil natin sa drain, unless na lang kung na-lost thread yung gear oil natin sa drain bolt. Pero kung hindi naman siya na-lost thread, walang dahilan para tumagas yung langis natin sa transmission. So ang pinakang main talaga na pinanggagalingan pag tumatagas yung transmission oil natin is dito sa mga oil seal niya. Tatagas yan papunta sa brake shoe sa kabila. Mapapansin nyo yan, tumatagas, nagkakaroon dito sa ibaba ang gulong niya, sa ibaba may mga tumutulong kaunting langis pag dito tumagas mga sir, no. Ngayon pag sa panggilid naman mga sir,
dito naman yan nagkakalat yan, mapapansin nyo parang ganyan yung sample nya, tsaka ano yan, basa basa dito. So sa case ko okay to mga sir, walang tagas yung mga oil seal ko, bali dinemo ko lang sa inyo, pinaliwanag ko para maintindihan nyo, para in case na mangyari sa motorsiklo nyo mga sir, no? So kung mapapansin nyo, kung naka oil seal naman to at maayos naman yung takip nyo, lalo na yung mga hindi nagmo-modify, ito original Yamaha pa rin kasi to eh. Hindi talaga to pinapasok ng tubig mga sir, kahit itaan natin to sa baha dahil may goma siya, ayan, no? Mapapansin nyo pala na pag pinasok ng tubig yung transmission oil nyo is pag nagpalit kayo parang kulay gatas na. Pero itong original hindi to pinapasok, yung iba kasi nagpapalit ng replacement eh, o yung mga ibang design yung ganong replacement madali siya pasukin. So ang next na gagawin natin mga sir, ipapakita ako na sa inyo kung paano siya ibalik yung mga gearings, no? Sa pag-assemble ng gearings, lagi nyo lang tatandaan yung binaklas nyo mga sir, no? Para hindi kayo malito. So mas maganda picturean nyo kung hindi nyo pakabisado. Madali lang naman to i-assemble mga sir, no? So itong transmission gear natin mga sir, meron lang siyang dalawang malaking gear, yan. So sa pag-assemble nya mga sir, yan, pasok lang natin yung una, hindi yung pangalawa mga sir. So pag ayaw pumasok, ibaliktad nyo lang mga sir, no? Yan. Basta tandaan nyo yung gear kung paano gumagalaw, yan mga sir. So ganito yung konsepto nya pag tumatakbo kayo. Yan, pag tumatakbo kayo. So, mas mabilis na iikot, mga sir, ng gulong. Mas mabilis yung takbo niyan, mga sir, no? Kaya hindi dapat tayo pwedeng matuyuan ng gear oil. Kasi pag natuyuan tayo ng gear oil, itong mga ganito mabubungi, mga sir, no? Tumatalim hanggang sa magbakal sa bakal na siya. Pag natuyuan tayo nito, pinakang matinding masira, mga sir, is yung ito natin. Ito. Yan, iniwasan natin masira to, medyo mahal din to kasi. Kahit ito mahal din mga sir, no. At ang sekreto lang na ito mga sir is yung oil nya, huwag nyong pababayaan. Kahit saang motorsiklo to mga sir, na basta scooter. Pagbabalik nyo nga pala yung cover ng transmission gear natin, huwag nyong kakalimutan to mga sir. Meron siyang bushing ganyan. And then ito rin mga sir, oh. Yan. May bushing siya dyan mga sir, no? So pag wala kasi yan mga sir eh, parang hindi fit o hindi sakto yung takip o cover natin. So sa pagbalik niya mga sir, same procedure pa rin, basta nakalapat lang tong gasket, huwag nyo kakalimutan mga sir. Yon, check nyo kung umiikot to mga sir, no? Iikot yung gulong mga sir, ha? Yan, umiikot, ibig sabihin okay yung gearings natin. So okay na yan mga sir. Babalik natin yung bolt tsaka isasalin yung gear oil. So yun lang mga sir, no? Bali yun lang yung tutorial natin ngayong araw kung paano mag-check ng ating transmission gear o gearbox ng ating mga scooter. Maraming salamat sa panonood ng aking video mga sir, at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe sa aking channel at i-follow na rin ang ating Facebook page. Maraming salamat mga sir at ride safe sa lahat.